بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ngayon tatalakayin ko itong subject na kafir. Itong kafir. Ayun ko kung naririnig ako diya. Ganito mga kapatid, bakit tatalakayin ko ito? Dahil marami sa atin, mga Muslim, na hindi pa nakakilala kung sino ba talaga ang kafir. Okay? Akala nila, walang Muslim na nag-kafir. Okay? Pag sinasabi kasi nilang Muslim, ang akala nila, ang Muslim, hindi na nagkakasala. Pag Muslim, hindi nagkakasala. Yun ang iniisip ng iba. Pag ang Muslim ay straight talaga. Mali yun. Dahil sabi nga ng sa Hadith Qudsi, sabi ng Allah, na if the children of Adam cannot commit sin, I will banish them all and I will replace another human being that will commit sin and ask forgiveness. Kullu bani Adam kataon wa khairul katain at tawabun. Ang lahat ng mga anak ni Adam ay magkakasala. Okay? At the best of the sinners are those who will repent and ask forgiveness. Hindi ibig sabihin na Muslim ka na hindi ka magkasala. Ang hindi magkakasala mga kapatid ay mga anghel lamang, angel. Angels cannot commit sin dahil wala silang liberty. Wala silang free will ang mga angel. They cannot move left and right, backward, forward, without the command of Allah. Every step for the angel, they do it by the will of Allah. Wala silang kalayaan but to obey only. Whereas human being, we have the free will. Nilikha tayo ng Allah with free will. Ang ibig sabihin, pwede kang gagawa ng masama, pwede kang hindi gagawa ng masama. But in the day of judgment, kung namatay ka, doon ka sa masama, ay talagang imperno ka. Kung namatay ikaw nandun sa mabuti, doon ka sa paraiso kung ikaw ay Muslim. Kailan ba ang tao naging Muslim? Ang tanong, kailan ba ang tao naging Muslim? At kailan siya hindi na siya maging Muslim? Okay? Pag sinabi ng tao, isang tao, sa kanyang sarili or with witnesses, okay, I believe in Allah and His Messenger. Sabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Of course, this statement belong to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero itong statement panahon lang ni Musa, ni Jesus, iba rin. Ha? Mag-testify din sila. Si Isa ay isang propeta, si Moses isang propeta. But in the generation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, until today, kung gusto mag-Muslim, he will speak it by himself, sarili, or with witnesses, the saying, I believe and testify that there is Allah and Muhammad is the messenger. Okay? Yeah. Open or in secret. Now, naging Muslim siya. After that, naging Muslim siya. Kailan ba siya hindi na maging Muslim? Ang isang tao, ayon sa mga scholars, even one ayah in the Quran, he will reject. The scholars also said further, even the sahih, well-known sahih hadith, well-known sahih hadith, he will reject, he is also a kafir. One of the pillars of faith, we have six pillars of faith. Isa nito, hindi siya maniwala, he is a kafir. Supposing, hindi siya maniwala sa kadar, or hindi siya maniwala sa anghel. Isa lang nito, na hindi niya paniniwalaan, he is a kafir. Five pillars in Islam. Isa dito, hindi siya maniniwala, maging kafir siya. Another thing, kailan ang tao maging kafir? Kung ano ang haram, sabihin niya halal. Ang halal, sabihin niyang haram. For example, mag-asawa ng dalawa, tatlo, apat, which is halal. Sabi niya, oh, haram, bawal, bawal. Bawal mag-asawa ng dalawa, tatlo. Kung mayroong isang babae, magsabi niyan, bawal, sibike, e kafir. Huh? Pero kung sabihin niya, okay, pero maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo, ayaw ko na. Kung mag-asawa ka ng pangalawa, pangatlo, maghiwalay na tayo. Still, she is a Muslim. But
kung ang isang babae magsabi, bawal sa akin, mag-asawa ka ng pangalawa, tatlo, she became a kafar. Bakit? Ang halal ng pinahintulutan ng Allah, ginawa niyang haram. So, naging kafar. Baboy, very clear, is haram. Pero kung sasabihin niya, gutom ako, gutom ako kahit maraming pagkain, pero gusto niyang baboy, ay, sabi niya, wala ng kaso ito. Naging kafir siya. Pag-inom ng alak, it's a haram pag-inom ng alak. Pero sa pagsabi niya na okay man lang ito, total, iihi man lang ito, pag sinabi niyang okay, naging halal ngayon ang haram. Anyone who will declare halal ang haram at ang haram, i-declare niya ang halal, according to the scholars, he or she became a kafir. Mayroon bang kafir sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang mga Muslim sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially the Arabs, they become Muslim. After entering Makkah, conquering the Makkah, ang mga Arab naging Muslim. Ano ba ang ngayon ang tawag sa, balik tayo sa salitang kafir? Ano ba ang ibig sabihin ng kafir? Ang Arabic nito, ang root word sa Arabic, ang kafir meaning covering. Cover, yung takpan mo. Cover, that's why sa English, cover. Cover meaning takpan. Cover meaning also takpan. Cover. Pag tinatakpan mo ang katotohanan, ay naging kafir ikaw. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muslim na ang mga Arabo. Pero after namatay ang mga after namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong nagmurtad, maraming nagmurtad. Ang term murtad, mga kapatid, yung hindi maniniwala na mayroong Muslim nag-commit ng kasalanan or naging kafir, sabihin niya, walang Muslim naging kafir. Tanungin ko kayo, do you know what is murtad in Arabic? Mga kapatid, yung nagsabi na walang Muslim nga nagkafir, tanungin ko kayo, what is murtad? Ano bang ibig sabihin ng murtad? This is an Arabic terminology. What is murtad? In English is apostate. Okay? Ang murtad, ang ibig sabihin, isang Muslim nga nagbalik or tinakwil niya ang Islam. Tinatawag siya nga murtad. How come murtad terminology appeared in the Arabic dictionary, Arabic terminology, kung walang Muslim nga nagkafir? The word murtad. Sabihin dito nga, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon dito sinabi niya tungkol po sa murtad. Okay. Sabi dito, an Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faktuluhu. Ang ibig riwaya Sahih Bukhari. Ulitin ko, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faktuluhu. Translation nila. This is not my translation. Ibn Abbas narrated that the Messenger of Allah said, he who changes his religion, apostate, become apostate, kill him. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktuluh, patayin ninyo siya. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sabihin ninyong walang Muslim na nagmurtad, walang Muslim na nagkafir, ibig sabihin itong Sahih Bukhari, mali ito? Ibn Abbas radiyallahu anhuma kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faktuluh. So ano ngayon? Kung sino ang iwanan niya ang kanyang religion, ay patayin ninyo. Sa English, who changes his religion, apostate, kill him. Ibig sabihin, Muslim siya. Pinalitan niya. Tapos sabihin ninyo na walang Muslim na nagkafir. Tignan pa natin na wala pang Muslim nagkafir. Okay. Si Iblis, in the beginning si Iblis, Muslim siya. Di po ba? In the beginning si Iblis with the angels.
si Iblis with the angels kasama siya sa mga anghel doon sa kalangitan. Ha? Yung nilikha ang tao, Allah ordered the angels including Iblis to prostrate before Adam to give due respect. Ha? Hindi nagbawa ang lahat ng mga angel except Iblis because Iblis one of the jinn. Anong sinabi ng Allah? Dahil hindi siya nag-prostrate. Anong sinabi niya? Remember that Iblis in the beginning, he was a Muslim with the angels, of course. Okay? Pero ang jinn kasi at ang human being, mayroon silang kalayaan. Okay? Among the jinn, ang jinni at ang human being, mayroon tayong free will. Sabi ng Allah sa Quran, Quran chapter 38, verse 74. Illa Iblis takabara kana minal kafirin. Saving Iblis, maliban lamang kay Iblis, he was scornful and became one of the disbeliever. Kafirin, al-kafirin, naging kafir siya. Isa siya sa mga kafirin, mag-ibig sabihin, one of the disbeliever. Iblis, naging kafir. Iblis, in the beginning, he was a Muslim. Huh? Pero dahil sa kanyang mutakabbur, yung pagmamayabang, arugante, naging kafir siya. So, sinong nagsabi na walang Muslim na naging kafir? Huh? Mali itong Quran? Astagfirullah. Ana, another thing. Bigyan ko kayo ng history. This is, ito na may history sa kapanahonan ni Abu Bakar. Sa pagkamatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, may mga tao na hindi sila naniwala sa natirang mga sahaba. Okay? Ating itong linawin ngayon, ating babasahin. Nga sa kapanahonan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkamatay ng Prophet Muhammad peace be upon him, nagulo ang mga Muslim. Ha? Kasi mayroong nagsasabi, wala na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawasan natin ang ating sala. Ha? Bawasan din na ang iba, hindi na sila magbigay ng zakah. Hindi na sila magbigay ng zakah. Marami dito mga tao na banggit sa isang grupo, ang dating grupo dito, nag-upo sa kapanahonan ng namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung namatay na siya, ang daming mga impostor dito nga ayaw na sa katuruan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong tinatawag dito al-Yamini impostor, al-Aswad, and Ansi. Ito ay taga-Yemen siya. Ito ay siya ay impostor, nagpa-pretend siya nga siya ang propeta. Ito ay isa siya sa mga grupo nga against sa successorship ni Abu Bakar. So ito ay isa to sa mga grupo na nagrebelde. Pero ang kilala dito, mayroon ding taga Madina na nagrebelde, si Osama. Si Osama ang pangalan, army siya, naggawa siya ng mga army, grupo ng mga apostate. Ano ba ang apostate? Group of the apostate, meaning naging kafir. Okay? Osama. Another nga naggrupo nga after mayroon ding tinatawag na ang kilala dito si Musaylama. Dito ko lang kay Musaylama. Ang dami kasing naggrupo nga nag-rebuild after namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito lamang ako kay Musaylama. Okay? Tandaan natin ang sino nagsabi na walang Muslim naging kafir. Ito nga ang subject ko. Ito nga, kasi marami tayong mga Muslim brothers and sister na ang iniisip nila, pag Muslim, ay hindi na pwedeng magkafir. Okay. Si Musaylama, the first leader sent to Musaylama was Ikrimah ibn Abu Jahl. Ito si Musaylama, siya ang nag-claim na propeta. After the prophet, he claimed to be a prophet. In fact, namatay ito sa Al-Qarz. Me, myself personally, nakapunta ako sa Al-Qarz, Riyadh area, Saudi Arabia. Doon siya namatay. Tapos may kasama akong Arabo, nagsakay kami ng owner. Sabi niya, Ibrahim, do you know this place? I said, no. No, this is the place of where Musaylama killed. May mga tamar doon, mga puno ng tamar. Maganda ang mga puno ng tamar. Sabi niya, ito ang lugar ni Musaylama. So, I read the story of Musaylama. Siya ang isa siya sa mga rebelde, isa siyang nagmurtad, isa siyang nagkafir
after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nag-claim siya na siya ay propeta. Okay? Alam ba ninyo mga kapatid, ilan ang mga sundalo ni Musaylama? After the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang 40,000 strong army si Musaylama. 40,000 strong army, well trained and ready to defend him to the last man. Ito ay si Musaylama at sa grupo niya may mga personalidad na kilala dito, mga kilala dito, no need to mention. Basta ang punto ko lang dito mga kapatid, na there are, sa sakop lang ni Musaylama, there were 40,000 murtadin, mga murtad, mga Muslim sila sa kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkamatay ng Rasulullah, only Musaylama in his group, 40,000 declared sila, dinideclare ng Abu Bakar na murtad sila. And in fact, Abu Bakar radiyallahu anhu, he said, I will fight to the end of his life. Hanggang itong mga tao, they will not surrender to Islam, come back to Islam. Ito sila ay mga Muslim. Nagmurtad sila. Kumakampi sila ni Musaylama nga nag-claim Musaylama al-Kaddab nga nagsabi siya ako'y isang propeta. Itong kumakampi niya nga 40,000 mga Muslim ito. Murtad ito. Ito ipinapaliwanag ko lang ng mga kapatid. Marami kasi dito ngayon na hindi nag-aaral, ang akala nila pag ang Muslim ay hindi siya maging kafir. Muslim maging kafir. Hindi ko lang sabihin diyan sa Mindanao na kung saan ako nakapunta, may mga Muslim dyan, nag-angkin na Muslim, pero hindi nagsasala. Common yan, very common. Hindi ko lang bagitin ng saan na probinsya dahil madamay ang mga tribo. Okay? Hindi nagsasala. Okay? Umiinom. Umiinom. Hindi nagra-Ramadan. Tanungin mo, Muslim. Ano, Muslim ba yan? Umiinom ng alak. Hindi nagsasala. Muslim yan. Bakit? Mayroon kasi akong sinasabi dito nga si Pastor Adel, kilala kong Muslim at siya ay nag-kafir. Hindi sila maniwala. Kaya sabi nila, wala daw Muslim na mag-kafir. Sino ba si Iblis in the beginning? Sino ba si Iblis in the beginning? Muslim siya. Kasama siya sa mga angel even. Muslim siya. Naging hindi siya Muslim. Naging kafir na siya. You oppose the Quran? You oppose also Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang magmurtad, meaning iwanan ang kanyang reliyon, sinong magkafir ay papatayin? You oppose them? Sabihin man nila, hindi yon dahil Maguindanao yon, or Maranao yon, or Tausug yon. Huwag niyong idamay ang tribo. Dahil dito pagiging Muslim, or hindi ka Muslim, walang kasama ang tribo dito. Sabihin kasi, Maguindanao lang yon. Hindi pwede yun mga kapatid. Bakit? Ang Maguindanao ba? Lahat ng Maguindanao ay kafir? Hindi. Huwag nyo idamay ho ang kanyang tribo. Walang pakialam dito ang tribo. Dahil pwede kang mag-Muslim Amerikano ka, pwede kang mag-Muslim na Cebuano ka, pwede kang mag-Muslim na Ilocano ka, pero sa panahon mag-kafir siya, huwag nyo idamay ang tribo. Masasabihin nyo, kasi Maguindanao yun eh. Kasi Maranao yun eh. Kasi Tausug yun eh. Kasi Blaad yun eh. Kasi Kagan yun eh. Huwag nyo idamay ang tribo. Dahil ang pagiging Muslim, hindi kasama ang tribo dito. So, parang i-lockdown ninyo. Huwag niyo isama ang tribo. Dahil kung nag-cover siya, cover siya. Kahit man siya ay Arabo siya. Kasama niya sa panahon ni Abu Bakar, ay mga Arabo eh. Nagmurtad, mga Arabo sa kapanahonan niya. Iniwanan ng Islam, nagmurtad, papatayin nga. Ginigera nga ni Abu Bakar eh. Pinapatay sila eh. Mga Muslim sila nga nagmurtad. So, ano pa ngayon, kapanahunan ngayon, walang murtad? Huwag niyong isipin mga kapatid, pag Muslim na, ay never siya mag-commit ng murtad. Pag nag-murtad, ang ibig sabihin apostate. This terminology, magtanong kayo sa inyong mga ustad. Magtanong kayo sa mga ulama dyan. Ang graduate sa Makkah, graduate sa Medina, graduate sa Egypt, graduate sa Pakistan. Tanongin niya, ano ba ang murtad, ustad? What is murtad? Murtad is a person who is a Muslim who changes his religion to other religion. That is called murtad. Ang judgment sa Islam is, according to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patayin siya. Of course, with due process.
So magbago, sana magbago na ang isip ninyo mga kapatid. Sinong nagsasabi na ang Muslim ay walang Muslim na nagkafir, siya alam magbago na kayo. Read the history of Abu Bakr and the history of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the time of the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang tausan nagmurtad. Pinalitan nila ang kanilang relihiyon, hindi na tinakwil na nila ang kanilang relihiyong Islam. At ano na, wala naman sinabi na Christian sila, wala naman sinabi na sila ay nag-Hudyo, pero hindi na nila tinanggap ang batas ng Islam, which is in fact to give zakah. Hindi na sila magbigay ng zakah nga. Ginera, pinapatay sila ng mga Muslim dahil hindi na sila magbigay ng zakah. At umampi sila kay Musaylamah al-Kadhdhab, siya ang nagpretend na siya ay propeta at sugo. Pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he got 40,000 strong army warrior, mga dating mga Muslim. So ay wag niyong sabihin na ang Muslim hindi maging kafir. Maging kafir po, dahil tayong mga Muslim, mayroon tayong kalayaan. Pwede kang mag-Muslim, pwede kang mag-kafir. Okay? So maraming salamat mga kapatid sa panonood. So sa mga tao ngayon nga niisip nila, oh walang Muslim nag-kafir. Please stop your ignorance. Read, ask your ulama, don't believe in yourself. Read the Quran, read the history, and ask your ulama, what is murtad? Ustad, what is murtad? And he will tell you, murtad is a person who is a Muslim who changed or who rejected Islam. Maraming salamat po sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.